lagi pong may nagkakasakit. Pagkatapos ng isa, yung isa na naman. Pagkatapos ng sakit, meron na namang mga trahedya or mga problema na dumarating sa pamumuhay nyo. So, napakabigat. Kung nararanasan nyo po yun, malamang tingnan nyo po yung bahay nyo kung ang inyong salamin ay nasa tamang posisyon. Hey everyone, welcome back to our channel. It's me, Mandy again. And today's video, meron po tayong topic ngayon ay ang salamin. So, ang salamin po ay mahalagang bagay na dapat po nating alamin kung saan po ito dapat ilagay or ipresto. Dahil ito po ay marami idudulot sa atin na hindi maganda sa ating pamumuhay kung ito po ay hindi tama or hindi maganda yung kanyang pwesto or hindi nararapat kung saan ito dapat ilagay. So, ito po, base lamang po ito sa aking kaalaman at pagre-research at base na rin po sa aking karanasan at doon sa mga nakita ko po na may mga ganito na talagang malaki po ang dinudulot na hindi maganda talaga kapag ito ay nilagay nyo sa hindi tamang pwesto, guys. So, kayo ba ay naranasan nyo na sa araw-araw or sa inyong pamilya na lagi pong may nagkakasakit? Pagkatapos ng isa, yung isa na naman. Pagkatapos ng sakit, meron na namang mga trahedya or mga problema na dumarating sa pamumuhay nyo. So, napakabigat. Kung nararanasan nyo po yun, malamang tingnan nyo po yung bahay nyo kung ang inyong salamin ay nasa tamang posisyon. So, hindi na po natin patatagalin pa, guys. At i-share ko sa inyo kung ano po yung tamang paraan or yung tamang pwesto ng salamin sa ating bahay para ito po ay magdulot ng maganda at hindi po puro sukal or kabigatan sa pamumuhay ang kanyang ibibigay. So, una po, kapag kayo po ay gagamit ng mga dekorasyon or sabihin yung mga wall mirror sa inyong bahay, gusto nyong katulad ng iba na may mga salasalamin ang kanilang bahay, mas mainam po na piliin nyo po ay mga buo na malalaking salamin, hindi po yung mga parang pira-piraso. Kasi ang pira-piraso po ay hindi magandang reflection para po siyang basag-basag or naghati-hati. So, pangalawa po ay huwag maglagay ng salamin sa tapat po ng pintuan. Yan, importante po yan sa main or entrance po ng ating pintuan. Hindi po magandang maglagay ng salamin. Kasi bakit? Ang main entrance po, di ba, doon pumapasok lahat kung ano man po may mga swerte or yung mga positive vibes, diyan po lahat unang pumapasok sa ating entrance. So, kung ang entrance po natin ay may salamin, ito po ay maaaring itabol po niya palabas at hindi na po ito papasok. So, mahalaga po na wag po tayong maglagay ng salamin sa entrance ng bahay dahil ito po ay nagre-reflect po ng parang kabaligtaran. Pangatlo po ay magandang maglagay po ng salamin kung ang nakikita po nito ay, halimbawa po, kayo ay gusto nyo maglagay ng salamin doon sa pwesto po na tapat po niya ay bintana, maaari po yun. Kaya kung kayo po ay may salamin sa tapat ng bintana, ay mas mainam po na ito ay ang nakikita niya or ang nagre-reflect po doon ay mga malulusog na halaman, mga halaman pampaswerte, hindi yung nalalanta. At saka, mas mainam po kung kayo ay nasa tabi ng sapa at ang bintana nyo po ay natatanaw yung sapa or ilog or daluyan ng tubig dahil ang tubig po ay simbolo ng kayamanan. At ngayon sa pamamagitan po ng salamin, kung ito po ay nakikita niya ay tubig or ilog, ay parang dinadala na rin po ng salamin sa loob ng bahay nyo ang swerte or ang kayamanan. And ang panglima, guys, ay hindi dapat nagre-reflect sa salamin ang hagdan, lutuan o kaya naman po ay ang toilet. Sa hagdan ay hindi ito aakyat ang energy or ang enerhiya or ang good positive or swerte sa inyong tahanan. Sa lutuan naman po ay magiging dahilan ito ng mga maraming problem or bad energy na kanyang nakikita dahil sa kusina po natin
or kung saan ay naandun ang ating lutuan ay sobrang parang ito po ay makalat dahil ito po ay may mga sandok, may mga kutsara, may mga kaserola. So hindi po talaga magandang ilagay ang salamin sa kusina. Yan po ay proven talaga, guys, at isa po, ilan po sa mga kapamilya ko talaga na nakita ko po ay may mga salamin sila sa kanilang kusina. At one time po talaga yung isang tita ko po, may salamin po siya sa kusina, guys. Nakita ko po yon, at nung bago po ako bumisita sa kanila ay naano ko nga po na nagsunod-sunod yung mga hindi magandang bagay na dumating sa kanila, disgrasya, trahedya, tapos pagkakasakit na talaga pong nagdulot ng kabigatan sa kanilang pamumuhay. And nakita ko nga po yon, at sinabi ko po sa tita ko na kung pwede po ay tanggalin nila yung salamin sa kanilang kusina dahil ito po ay ang nakikita niya ay lababo, mga sandok, mga kung ano-ano po ng mga hindi maganda na nakikita po ng salamin or kalat na nagre-reflect po sa kanya. So mula po noon ay tinakpan po nila yon, dahil yun po ay may parang lagayan, so hindi po nila tinanggal, tinakpan lang po nila. Mula po nung tinakpan nila yon ay parang unti-unti po na nanumbalik yung pagka-smooth or pagkagaan po ng buhay nila. Wala na po yung laging may mga ganon na parang trahedya, sakit, or mga kung ano-ano pa po. At sa toilet naman po or sa CR ay hindi rin po maganda ito, guys. Katulad po ng sinabi ko, ito po ay hindi nagdudulot ng hindi maganda po katulad ng mga pagkakasakit or ano po. At dahil parang kumbaga yung toilet po ay, di ba, may flush po yan. So parang pina-flush out po lahat doon yung mga, best na may mga good energy po tayo dito, ay lalo pa pong napupunta lahat doon. Kaya makikita nyo po, lalo na sa mga Chinese, ang mga CR po nila or ang toilet po nila ay pagkatapos po nilang gamitin ay ito po ay tinatakpan ulit nila dahil yun nga po, parang pina-flush out po niya yung mga good energy. So mahalaga po yun, guys. Iwasan na iwasan nyo po na ang salamin ay ilagay nyo dun sa parte ng bahay na makikita po niya ay puro kalat. Hindi po talaga yun maganda. Magdudulot talaga yun, guys. Talaga nang hindi nyo magugustuhan sa inyong pamumuhay. Sobrang bigat, mga kabigatan. Kapos lagi sa pera. Puro problema ang darating, guys, sa inyo. So, ang salamin ay hindi din dapat nakatapat sa inyong higaan or kama. Dahil magiging balisa kayo sa inyong pagtulog. Nabubulabog ang inyong pagpapahinga. Kung po kayo ay naglagay ng salamin sa inyong bedroom or sa inyong kwarto kung saan kayo ay doon natutulog mag-asawa, ay mabuti pong ito ay inyong takpan. Pero mas mainam kung wag na po kayong maglagay ng salamin sa kwarto, lalo na kung nakatapat ang salamin sa inyong tulugan. Dahil ito po sa inyong mag-asawa ay magdudulot lagi ng pag-aaway or hindi pagkakaunawaan sa inyo bilang mag-asawa. Kung ayaw nyo pong tanggalin sa inyong kwarto, ay maaari nyo po itong takpan na lamang. Lagyan nyo po siya ng kortina or ano, para ito po ay hindi na mag-reflect habang kayo ay natutulog. Yun, guys, mga single dyan, tanggalin nyo na yung salamin nyo, lagay nyo sa ibang parte ng kwarto nyo na hindi nakikita yung inyong higaan or hindi nakatapat sa inyo habang kayo ay natutulog, para yung love light nyo, guys, dumating na, okay? Ito pa rin ito, guys. Sabi nila ay ito ay, kung ito ay nakatapat sa inyo, sa inyong mag-asawa, ay ito ay parang nagsisimbolo ng third party or magkakaroon kayo ng problema about sa ganong mga third party or mga kaibang mga sisira sa inyong relasyon. So yun. So yan lamang po ang aking kaalaman about dito sa salamin na to. Pero ang pinakamahalaga po doon ay is yung wag na wag po kayong maglalagay talaga ng salamin na kung saan po ay
na andon ang inyong kusina or sa main entrance po ng inyong pintuan. Dahil ito po ay talagang napakarami ko na pong nakita na talagang, yung iba po syempre hindi naman naniniwala sa ganito, pero wala naman po kasing mawawala kung tayo po ay maniniwala. Kung ito po ay ating ginawa, ay doon lamang po naman natin malalaman kung ano po ang hatid nito sa atin. So, meron pa nga po pala na isa na isasama ko na dito, guys. Kung sa inyo pong kwarto at higaan po ninyong mag-asawa, pumili po kayo ng papag na ito po ay isang buo lamang. Hindi po yung papag na hinati sa gitna at ito po ay pinagsama nyo lamang at pinagdikit nyo lamang bago nilagyan nyo po or yung kama nyo, ay hindi po maganda yon. Hindi magandang simbolo po yon, dahil kumbaga sa inyong bilang mag-asawa, dapat ito po ay buo, dahil kung ito po ay nahahati, ito po ay magdudulot ng paghihiwalay sa inyong mag-asawa or lagi pong hindi maganda pagkakaunawaan or magdudulot ng hindi maganda sa inyong pagsasama. So, yun lamang po guys sa ngayon. At sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito sa akin. At yung mga kaalaman ko po or yung mga isishare ko pa po sa inyo ay marami pa po. Sana ay magkita-kita pa po tayo sa mga susunod kong video. At dun sa mga bago po guys na bumisita sa aking channel, please don't forget to subscribe my channel, like nyo na po yung video na to, at ishare nyo na rin kung ito po ay nakatulong. At kung kulang man po yung aking mga nasabi pa, ay sa mga susunod na lamang po at akin muna po ito talagang pag-aaralan at akin muna pong isa-search ng mabuti para ito po ay kung inyo man pong gawin ay makatulong po sa inyo. So, be positive everyone. Always be positive and God bless po. Bye-bye!